Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mega groundbreaking ng mga housing projects sa Bulacan. Sa event, hindi na iwasang talakayin ang naging babala ni Chinese Ambassador Wang Qinlian tungkol sa mga OFW sa Taiwan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Makikipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese Ambassador Wang Qinlian kaugnay ng babala nito na huwag mangailam sa isyu ng Taiwan ang Pilipinas. Sa chance interview sa San Jose del Monte, Bulacan, sinabi ng Pangulo na interesado siyang malaman kung ano ang kahulugan ng mga pahayag ng Chinese Ambassador. I believe I interpreted as him trying to say that you should not, Philippines, do not provoke or intensify the tensions because it will impact badly on the Filipinos. Well, that's how I take it. But I'll be talking to the ambassador soon, and I'm sure he will be very anxious to give his own interpretation of what he was trying to say. Kahit na aminadong nagulat sa sinabi ni Ambassador Wang, dinepensahan nito ni PBBM. I think there must have been an element of lost in translation. English is not his first language. Matatandaang sa isang forum, pinayuhan ng Chinese Ambassador ang Pilipinas na dapat tutulan ang Taiwan independence para masiguro ang kapakanan ng mga Pinoy doon. Pero una rin nilinaw ng Embahada ng China na mali lang ang interpretasyon ng ilang media. Samantala, ngayong araw, iba't ibang aktibidad ang dinaluhan ni PBBM sa Bulacan. Kabilang dito ang mega groundbreaking ng housing projects sa San Jose del Monte, San Rafael at Pulilan. Tinutokso ko kasi Secretary Jel, isabi ko sa kanya. O sa susunod naman, dalhin mo kami doon sa mga itayo na. Kasi baka sasabihin na panayalipon cutting natin tapos wala nang nangyari. So sabi ko, well, that's the next part. Pagka nagsimula ng umaga, inspection din natin na, para makita naman na talagang gumagalaw. Sa ngayon daw, nasa 1.2 million housing units na ang sinisimulang itayo. Target ng pamahalaan na mapunuan ang housing backlogs at makapagtayo ng 6 million housing units sa pagtatapos ng Administrasyong Marcos. Mobile Journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.